Okay, magandang araw sa inyo lahat mga boss. So, pangatlong araw natin dito mga boss. O, tingnan natin yung mga natapos na ba nila. Ito. So, nakapag-case namin na tayo rito. Kaya lang, babaguhin. So mag-adjust tayo rito kasi itong ground floor mga boss, may entrada ito, tapos may dining, tapos kusina, tapos sa may TV room. So ito yung mahirap dito. So itong neat ng area, so yun ang gagawin natin dito mga boss. Siyempre, titignan natin kung ano yung pinakamagandang design. So dito, nakapagano na kami kapon, kaya lang ngayon, mag-evolve kami ng design. Kasi hindi ko try yung, binigay nila. Hindi siya, yung signal pag dito may lalagay. So hindi natin kasi iwasan yan mga boss, lalo na pag actual. So sa actual, nakikita natin kung may babagay ba yung design o hindi. So ngayon, mag-iiba na lang kami ng design dito. So yun na yung ilalagay natin, yung design na ilalagay dito. So makikita natin yan sa susunod na araw. Okay, so sana natin mamaya, baka makita natin. Okay, punta tayo sa taas. So dun sa taas, puro framing pa lang sila mga boss. Dito sa second floor, framing pa lang sila rito. Pati doon sa third floor, framing pa rin sila. So dito, nakapag-frame na sila rito sa kwarto. So pwede ng takpan ito. Tapos may electrical na rin. So nakapag-installation na rin sila. So may kita natin yan sa susunod na araw. Tapos dito sa mga CR, so nakapag-frame na rin sila rito. So flat ceiling lang naman ito mga boss. So nakapag-installation na rin sila ng framing. Tapos dito sa may bandang likod, so flat lang lahat. Tapos dito, isusunod nila na ito mamaya. So ito yung design na ilalagay dyan mga boss. So yan, so nakita lang yan sa internet. Tapos i-apply na lang namin dito mga boss. Okay, so ito yung master bedroom nila. So punta ulit tayo sa taas at tingnan natin kung ano natapos nila doon sa third floor. Okay, so dito sa third floor, nakapag-frame na rin sila rito. So ayan, kumpleto na. So may framing na. So dito, ang kisame natin dito, flat ceiling lang sa CR. Okay, so dito naman, natapos na rin dito. So magdi-design na lang tayo rito mga boss. So nag-flat ceiling na lang kami rito. Ngayon magdi-design kami rito. So, umpisa muli natin na gawin dito mga boss.
Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So, ngayon i-update ulit natin yung project natin dito sa Bulacan, sa Marilao, Bulacan. Okay, so andito na kami. Pauwi na rin kami pala mga boss. So, dito kasi ako natulog nung nakarang araw. So, binantayan ko sila kasi puro design yung itong project na to. So, maraming design itong project natin dito ng Quezon. So, ayan, naka-andar na yung sasakyan natin. Mamaya, alis na tayo. Pero bago tayo umalis, ipakita natin kung ano yung mga natapos dito sa project natin. Okay, so tara. Okay, so ayan na mga boss. So, pasukin na natin. So, dito sa labas, wala pa kaming ginawa rito sa garahe. So, nasa loob pa lang kami lahat. So, dito, ito na yung design niya mga boss. So, ayan, ang kulang na lang dyan, siyempre, yung mga ibang detalye niya. So, lalagyan pa namin ng board yan. So, punta natin dito sa kabila. So, nag-iba tayo ng mga design mga boss kasi yung sinensake ni sir. So, hindi siya may babagay dito sa bahay. So, pinalitan natin. So, dito, nag-iba rin tayo ng design dito. Dati yung design niya. So, yan yung dating design niya. Nakikita mo rito. So, yan yung dating design niya. Kaya lang, hindi sobra rito. So, pinalitan natin. Yan. So, ang ano pa rito mga boss. So, may design pa ali dito. Dito pa lang sa baba. So, apat na design na yung gagawin natin dito sa ground floor. So, ang mahirap kasi dito mga boss. So, maliit yung space. Tapos tabi-tabi yung lalagyan natin ng mga design. So dito yung ano, dito yung entrada. So tapos pagpasok mo, so may partition pa ito mga boss para hindi tagus-tagusan, sabi ni sir. So dito, dining, banda. So meron na naman tayong design dito. Tapos banda rito sa kanan natin, yung TV wall design, yung sa may TV. Oh, sa may TV yan mga boss. Tapos sa banda ron, sa kaliwa, so doon yung kusina. So yan yung lalagyan na natin ng design dito sa ground floor. So dito sa ground floor, apat na agad yung design na ilalagay natin. Okay, so medyo mahirap lang mag design pag ganitong medyo nakipot. Pero madidiscard yan naman yung mga boss. Okay, so punta tayo dun sa taas. So ipapakita ko na ito bago ako umuwi. Kasi next week, babalik ulit tayo rito para i-update dito. Bali dito sa second floor, wala pa akong ginawa rito sa may bandang hagdan. So naibigin ko na rin dito kung paano yung tagawin nila rito mga boss. So inuna namin mga parto. Okay, so dito na rin yung electrician natin. So dito sa parto, so okay na rito. So yung frame natin dito okay na, pati electrical. So pupuntang yung design dito, ito. So yan yung pagkanta. So ready to ano na to, takip na ito yung kwarto natin. So sa kabilang kwarto ay sa master bedroom, so ginagawa na nila. So yan na siya mga boss, ginagawa na nila yung design dito. So puro cob light yan. Tapos dito cob design din. So cob design din na bilog yan mga boss. So liliit pa yan kasi ito yung pinis sa taas, so may atas pa tayo rito para may cob siya. So yan muna yung ginagawa nila mga boss. So ipapakita natin ito sa susunod na punta natin dito, baka nakatakip na to. So dito sa mga CR, nakapag frame na rin tayo rito. So pwede nang itong takpan. So hindi, medyo ano lang, madilim. So susunod na lang natin ipakita yan. Okay, so mga lahat ng CR, so flat lang siya mga boss. Tapos dito sa taas, so sa third floor, ang mahirap lang dito mga boss sa ganito ang kalaking project. Pagdating mo sa third floor, pagod ka na. Ayan, dito tayo sa third floor. Okay, so dito nagdi-design na rin si Foreman Ambo. So ayan na siya. So lahat ng floor may naka-destinong titingin. So dito si Foreman Ambo ang nandito. So ang sasabihin mo kay Papa P? Papa P, apal ka na, ba't ayaw ka pumasok?
Oh, kaya yung isang artistahin natin dito na Sinchung din nalulungkot eh. Hoy. Yan. Lolo ko yung aso na yun, no? Hoy. May aso kasi rito mga boss eh. Pero di ko lang ikukwento. May ginawa yung aso kasi rito. So dito. So dito mga boss yung isang ano natin, isang kwarto rito. So kay Flavis room. So ito yung magiging design dito mga boss. So yan. So nakagawa na tayo. So pwede na itong takpan, may electrical na rin. So okay na. Tapos dito sa CR, siyempre flat na lang ito, flat na ceiling. Okay na yan. Okay, so punta tayo sa kabila. Doon sa kabilang kwarto. So hinintay muna namin yung electrician na matapos niya itong electrical bago kami mag-design. So may design din tayong nilagay rito. So may kita nyo ito pagtapos ng ano, sa next week may kita nyo ito. So ang ginawa ko rito, puro kong design dito, puro bilog. May kita nyo dyan. So liliit pa yan, bali yan yung pilaka-finish niya sa taas. So magpo-cove design pa yan, liliit pa itong bilog na yan. Tapos dito sa gilid, so naka-cove design din yan sa ano, naka-shadow line. Ang tatawagin mo, naka-shadow line siya dun sa pader. So yan, meron siyang naka-cove, yan paikot. So dito kasi mayroon ka i-design dito. So kasi walang square. So wala siyang sukat na maganda. So ang ginawa ko, yung ginawa kong design dito, wala rin sa sukat. So ganoon lang ginawa ko dito, parang discarte na lang. So maganda ito pag natapos mga boss, baka ito pa yung pilaka maganda. Okay, so dito sa CR, syempre ano na lang to, flat ceiling na. So ipapasilip ko na rin sa inyo yung CR nila. So yan mga boss. So ang ganda ng mga CR, bawat kwarto may CR. So kaya medyo ano, medyo matagal pa tayo rito mga boss. Okay, so yan yung project natin dito sa Marilao, Bulacan. Siyempre, i-update ulit natin ito pag pagpunta natin ulit sa next week. Okay. So yung background pa na natin, so may background music ito. So kaya ako lalagyan ng background music, baka makapiright tayo kasi may nagpapatugtog sa taas. Okay, so yan lang muna yung pwede natin ipakita rito. Siyempre mag-goodbye muna tayo rito sa mga kasama natin. May bilang nga na rin natin kung ano yung dapat din gawin. So andito naman si Purmanbal, siya yung nakadestino dito sa baba. Doon sa second floor yung pamangkin ko naman yung nakadestino doon, tsaka si ang umahawak doon pala mga boss, si Tonyo tsaka si JR. So punta natin yung dalawa doon para makilala ninyo. So bawat floor may umahawak. Okay, so andito sila. So yan pala si Sarton. Boss, okay, so yung mga gusto magpagawa rito sa Bulacan, pwedeng-pwede siya. Okay, ako siguro, baka last ko na pumunta rito. Medyo malayo. So, si Sharon, punta kayo mga boss. Malapit lang siya rito kasi mga boss. Pwede niya puntaan kami, medyo malayo para sa amin. So, mahirap, magano, lalo pag ganitong ka-running design na ceiling, hindi natin matutukan na maayos kung malayo. So kailangan ko pang mag-stay rito na matulog para matutukan natin itong project. So andito rin yung ano, kasama niya rito na umahawak ang project, si JR. So siya yung isang umahawak dito, yung pamangkin ko. So makikita niyo siya sa lahat ng mga videos natin. Pagkaraming ng ano, kasi pinaghahawak ko na rin siya ng mga project. Okay. So yan lang muna mga boss. So, salamat ko na. Contact na lang. Oo, may kita yung FB niya. Asa dito sa stream mga boss yung FB niya. Kung gusto niyo magpagawa. Okay. Okay. So, yan na mga boss. Pauwi na rin tayo. So, kung may shoutout man, sa bahay na lang siguro mga boss. So, basta ingat po kayo lagi. At huwag niyong kalimutan na manood sa mga videos natin. So lahat ng mga videos natin may mga bagong
design tayong nilalagay. So dito, itong video na to, baka pag natapos natin ito, baka magsawa kayo sa design. Kasi puro design yung ano, ginawa namin dito. Siyempre, yun ang gusto nyo ng may-ari. So kung ano yung gusto nyo may-ari, yun ang susundin natin. Siyempre, yan ang, ano, ang masasabi natin ngayon. So magpaalam muna tayo sa kanila. So kung may shoutout man, doon na lang po tayo sa bahay. So ingat po tayo lagi mga boss, manood ko lagi, at God bless.